Sa pagpapalakas ng kanilang posisyon sa rehiyon, itinaas ang usapin ng Island Chain Strategy ng Amerika bilang isang hakbang upang masawata ang impluensya ng China sa Indo-Pacific. Ang konsepto ng Island Chain Strategy ay naglalayong itaguyod ang pagsasanay ng kapangyarihan sa mga isla at karagatan upang lumikha ng isang depensa laban sa banta ng pagtaas na militaristikong presensya ng China sa rehiyon. Sa harap ng patuloy na kompetisyon sa pagitan ng Amerika at China, ang pagpapatibay ng islang estratehiya ng Amerika ay maituturing na pangunahing aspeto sa kanilang mga hakbang upang mapanatili ang seguridad at kalayaan sa Indo-Pacific. Ano nga ba ang estratehiya na binabalak ng Amerika para makorner ang China? Ito ang ating aalamin. Alam naman natin na isa sa mga pangarap at hinahangad ng China ay matapatan o hindi kaya matalo ang Amerika sa lahat ng larangan sa mundo. Kahit ang puwersa pagdating sa sandatahan ay pinapalakas nila upang makatapat sa napakalakas na United States. Malaki, malakas at makapangyarihan na bansa ang China, ang pwesto nito sa hilagang bahagi ng Pilipinas ay nagpapakita kung gaano ito kalaki at ka-advantage sa mga kilos, kaya gayon na lamang ito mambuli ng mga bansa na maliliit at walang kalaban-laban. Gayunpaman ang Amerika ay tila nakakita ng butas laban sa China, isang kahinaan na talagang magagamit nila bilang taktika. Ito ay ang pagpigil sa China na makausad sa anumang pag-opensa sa kahit na anumang aspeto ng paglusob. Ano ang taktika na ito at paano ito makakatulong sa Pilipinas? Maging pinakamalakas sa buong mundo, ayan ang konsepto ng China na pinapairal nila sa ngayon. Sa kahit na anong larangan mapa, ekonomiya, kultura, technology o militar man, ito ang kanilang pinopokus. Sa makatuwid talagang plano ng China na balang araw ay sakupin ang mundo, at gusto nila na sila ang tingalain ng lahat. Subalit papayag kaya ang Amerika sa planong ito? Siyempre hindi. Ang Amerika ay matagal na ring nagpapalakas at nag-iisip ng kung ano-anong plano upang matapatan ang mabilisang paglago ng China. Hanggang nakatuklas sila ng napakagandang strategy na sa tingin nila ay makakatulong upang ma-corner ang kanilang katunggali na China. Walang iba kundi ang lokasyon ito. Ang lokasyon kasi ng China, kung makikita mo sa mapa, ay tila napapaligiran ng katubigan sa kanang bahagi, kasi nito ay ang Pacific Ocean at sa timog kanluran naman nito na Indian Oceana. Napansin ng Amerika na tila ang pwesto na ito ay mainam upang makorner ang China sa isang digmaan. Mapipigilan kasi nila ang pag-expand ng bansa sa anumang pag-opensa dahil kakailanganin pa ng China na dumaan sa tinatawag na entry point o island chain, na kalaunan ay tinawag na ring island chain strategy. Pero ano nga ba itong island chain strategy? Mabalik muna tayo sa nakaraan. Ang diskarte na ito ay isang planong iniakda noong 1951 ni Amerikanong dayuhan na si John Foster Dulles upang kontrolin ang dagat sa pamamagitan ng pagtayo ng mga basing pandagat sa kanlurang Pasipiko upang mapanatili ang kapangyarihan at hadlangan, ang pag-access sa dagat. Bagaman, hindi ito naging pangunahing punto sa panlabas na patakaran ng Amerika noong Cold War, nananatili itong isang mahalagang aspeto sa force projection ng militar ng US sa malayong silangan. Para naman sa China, ito ay isang bahagi ng kanilang seguridad sa pandagat at pangamba sa potensyal na pagtatangka ng armadong puwersa ng US. Isa pa, ang diskarte sa chain ng isla ay nagbibigay diin sa kahalagahan ng Taiwan sa dalawang panig. Noon ito lamang ay tatlong imaginary line na nagmula sa East China Sea, South China Sea at Yellow Sea hanggang Pacific Ocean. Ang island chain strategy ay taktika kung saan maari palang magamit ng Amerika ang ilan sa mga isla upang harangin o mapahinto ang pag-usad ng China sa anumang aspeto ng paglusob. Kung iisipin kasi kung mapipigilan ng US ang mga karagatan na pwedeng baybayin ng China, ay malaking pilay ito para sa kanila ang mga isla na malapit sa bansang Japan, Taiwan, Pilipinas, Brunei, Indonesia at Malaysia. Ang island chain strategy din ay hindi basta-basta, dahil kapag nakapasok ang China sa unang island chain,
ay may susunod pa silang mga sila na kailangan lagpasan para makapasok or makalabas. Ganito katindi ang taktika na ito. Ang first island chain ay mula sa Japan, pababa sa Taiwan at Pilipinas hanggang sa Indonesia. Ito ay naglalarawan ng unang pagkasunod ng mga pangunahing arkipelago sa Pasipiko mula sa baybayin ng kontinente ng Silangang Asya. Kinabibilangan ito ng Kuril Islands, ang Japanese Archipelago, ang Ryukyu Islands, Taiwan, Formosa, ang Hilagang Pilipinas at Borneo na nasasaklaw mula sa Kamchatka Peninsula sa Hilagang Silangan hanggang sa Malay Peninsula sa Timog Kanluran. Ang unang kadena ng mga isla ay bahagi ng strategy ng US sa patakarang panlabas at isa ito sa mga konsepto sa loob ng framework ng Island Chain Strategy. Ang First Island Chain din ang tinatawag na First Chain of Defense dahil mahalaga ang parte nito kung dito pa lamang ay mapigilan na ang China ay tiyak katapusan na talaga nila. Sa Japan pa lang nakaalyado ng Amerika ay malaki na ang magiging problema ng China. Isabay mo pa ang Taiwan na kasama rin sa First Island Chain na kalaban din ng China. Ang Pilipinas ay may malaking parte rito. Sa katunayan, isa sa dahilan bakit talagang kailangan ng Amerika ang Pilipinas dahil sa mga base militar nito sa Pilipinas na kasama rin sa First Island Chain. Ito rin ang dahilan bakit gigil ang China na makuha ang parte ng karagatan sa West Philippine Sea. Ang Second Island Chain o Second Line of Defense ay ang mga isla na karaniwang tumutukoy sa mga Bonin Islands at Volcano Islands ng Japan, kasama ang Marianas Islands, Kanlurang Caroline Islands at Western New Guinea. Bago tayo magpatuloy kaalam, i-share ko lang itong natuklasan kong good news. May anak o kamag-anak ka bang nag-aaral? Malaking tulong itong reviewers na ito sa pag-aaral ng anak o kamag-anak mo. Sa halagang 50 pesos lang ay mapapasayo na ang 20 plus reviewers. Philippine Licensure Examination Reviewers for Nursing, Teachers, Pharmacists, Accountant, Criminologists, Agriculturist, Air Force, PNPA, Fire Officer, Cadetship, DOST Reviewer, English Reviewers, College Collections Reviewers, Civil Service Exam Reviewers at marami pang iba. I-click lang ang link sa description at comment section. Note, limited slots na lang ang available. Thank you. Bilang bahagi ng pangalawang estratehikong linya ng depensa sa Kanlurang Pasipiko. Ito ay nagiging hanging pandagat ng Philippine Sea at naglalarawan ng karagdagang aspeto ng seguridad at depensa para sa Estados Unidos. Lahat ng mga isla na bahagi nito ay sakop ng Amerika o hindi naman kaya ay sakop ng Japan or Australia. Ang Third Island Chain ay ang huling bahagi ng konsepto. Ito ay nagsisimula sa Aleutian Islands at patuloy na gumagalaw sa direksyon ng timog sa gitna ng Pacific Ocean patungo sa Oceania. Sakop ang Hawaiian Islands, American Samoa at Fiji bago makarating sa New Zealand. Ang Australia ay nagaganap bilang isang pangunahing bahagi sa pagitan ng Second at Third Island Chain. At tulad din ng Second Island Chain, lahat ng mga isla rito ay sakop ng Amerika. Kaya dito pa lamang sa tatlong island chain na ito, ay talagang durog na ang China, hindi na sila makakalabas sa sarili nilang katubigan. Ito ang dahilan bakit gigil na gigil ang China na makuha muli ang Taiwan at uhaw na makanakaw ng mga sakop na isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa gayon ay may panlaban pa rin sila. At kung sa tingin nyo ay dito na nagtatapos, nagkakamali kayo dahil mayroon pang idinagdag na ika-apat at ika-limang island chain. Ang Asia Maritime Transparency Initiative, AMTI, isang grupo sa ilalim ng Center for Strategic and International Studies, ay nagpapahayag na dapat isama ang pang-apat at ikalimang island chain strategy upang palawakin ang pag-corner sa Chinese maritime strategy sa Indo-Pacific. Habang ang unang tatlong island chain ay matatagpuan sa karagatang Pasipiko, ang mga iminungkahing ika-apat at ikalimang island chain ay magiging nasa Indian Ocean, nagpapakita ng lumalagong interes ng China sa rehiyon. Ang ika-apat na island chain ay magpapakalat sa mga lugar tulad ng Lakshadweep, Maldives at Diego Garcia upang makagulo sa mga waypoints ng String of Pearls patungo sa Persian Gulf, kabilang ang mga mahahalagang daungan tulad ng Gwadar Port at Hambantota.
Habang ang ikalimang island chain ay magsisimula sa Camp Lemonnier sa Gulf of Aden, maglalakbay palabas at palibot sa Horn of Africa at sabay sa buong baybayin ng East Africa sa pamamagitan ng Mozambique Channel patungo sa South Africa. Layunin nito na palibutan ang base naval ng China sa Dorale sa Djibouti at maaaring sakupin ang pakikipagkalakalan ng China sa Africa. Bagaman ang mga panukalang 4th at 5th island chains ay hindi pa ganap na nailalabas sa katotohanan, ang pagiging maaktibo ng China sa Belt Road Initiative, BRI, at ang pagsasagawa ng mga kasunduan sa seguridad sa mga Islang Solomon at Vanuatu Islands na may mahalagang lokasyon sa strategiya, ay nagpapakita na sapat na oras na upang isakatuparan ang 4th at 5th Island Chains. Walang mas mahusay upang maipaliwanag ang Island Chain Strategy kaysa sa kasabihan ni Robert J. McCain na ang sistemang maingat na plano ay makakatulong sa buong lakas na matukoy ang iba't ibang opsyon. Sa kabuuan, ang Island Chain Strategy ng Amerika ay naglalayong palakasin ang kanilang posisyon sa Indo-Pacific at mapanatili ang kalayaan at seguridad sa rehiyon laban sa patuloy na pagtaas ng impluensya ng China. Sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at pagtutok sa mga kadena ng mga isla, ang US ay magkakaroon ng mas malawak na pangunawa at kakayahan sa pagsasagawa ng diplomasya at depensa sa mga strategikong lokasyon. Ang pagpapatupad ng Island Chain Strategy ay magbibigay ng leverage sa Amerika upang mapangalagaan ang kanilang interes at magpatibay ng kanilang posisyon laban sa lumalaking impluensya ng China sa rehiyon. Sa ganitong paraan, ang Island Chain Strategy ay nagiging mahalagang kagamitan sa pangkaraniwang layunin ng Amerika na mapanatili ang balanse ng kapangyarihan at seguridad sa Indo-Pacific.